Good day mga ka-sports natin dyan. Greenline Cool Smashers, tagumpay na naman ang plano. Pagkatapos nga kanina lamang sa kanilang laban kontra sa Next Lead Chameleons ay pinataob nila ito sa loob lamang ng 3 sets. Hindi man lang naka-isang set ang nasabi nating Next Lead Chameleons. Noon, maraming ang mga nagsasabi na kapag wala na si Eliza Valdez, Tots Carlos, Gemma Galanza, Gia Morado de Guzman ay pabagsak na daw ang Creamline Cool Smashers. Ngunit lahat ng mga kritiko ng Creamline ay nagkakamali dahil kahit wala nga si Eliza Valdez, Gemma Galanza, Tots Carlos, and Gia Amazing ay angat na angat pa rin pagdating nga sa standing ang Creamline Cool Smashers. Ano ba ang sekreto ng Creamline at bakit hindi sila mapataob-taob ng ibang team? Bakit nahihirapan ng ibang team kapag ang kalaban na ang Creamline Cool Smashers ay pahirapan nga silang manalo? At kung manalo man sila, aabot talaga ito sa 5th set. Aalamin natin ang sikreto ng Creamline Cool Smashers kung bakit hirap na hirap ang ibang team para nga mapataob sila. Meron ditong sikreto itong si Coach Sherwin Meneses. Yan ang ating ibubunyag. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Creamline starters line up: Bea De Leon, Risa Sato, Michelle Gumabaw, Kyle Ligrito, Erica Stanton, Bernadette Fons, and Kyla Achenza. Kung saan nga kanina sa loob lamang ng 3 sets ay pinataob nga nila ang Next Lead Chameleons. Hindi katulad ng ibang team kapag nawalan nga ng mga superstar ay mapipilayan na ang team. Gaya nga ng kanilang sister team na Choco Mucho, nawala lang ang kanilang isang star player na si Cici Rondina ay bumagsak na nga ang kanilang standing. Kung saan nangungulelat nga ngayon pagdating nga sa round 1 ang Choco Mucho. Ngunit ngayon naman sa round 2 sa kanilang laban ay hope na makahabol nga ang Choco Mucho at magkaroon sila ng panalo para makapasok nga sila sa semifinals. Ngunit ibahin talaga natin ang Creamline Cool Smashers kahit sobra ng daming mga superstar ang nawala dito, pero hanggang sa ngayon ay matatag pa rin ang kupunan ni Coach Sherwin Meneses. Ano ba ang sikreto ng Creamline Cool Smashers? Well, eto yan mga ka-sports, atin yung pag-uusapan. Unang-una, kahit nawala ang ating Phenom superstar Eliza Valdez, Tots Carlos, Gemma Galanza, and Gia Amazing, at idagdag pa nga natin dyan na yung tinanggal nila noon na superstar na si Celine Domingo. Hindi talaga nararamdaman ng Creamline Cool Smashers actually kahit nawala ang kanilang mga superstar. Kasi sa totoo lang, lahat naman kasi na nasa Creamline Cool Smashers ay masasabi natin na all-star. Kahit ang mga baguhan na bagong pasok pa lamang sa Creamline Cool Smashers ay matitindi na talaga yan. Nakaupo lang yan, bench lang sila, pero once na ipinasok na yan ni Coach Sherwin Meneses ay gagawa talaga sila ng puntos. At bilang sa isang pusong kampiyon nga sa labanan at hindi talaga sila magpapadaig kahit kaninong team. Madaig man sila pero babawi sila sa mga susunod na game. At kaya nga maraming gigil na gigil na mga bashers ng Creamline Cool Smashers na gusto silang palaging matalo at pabagsakin. Pero hindi yan nangyayari kahit wala na nga yung mga superstar ng nasabi nating Creamline Cool Smashers, eto pa rin sila. Nangunguna pa rin pagdating sa standing dahil nga sa kanilang chemistry. Matatagal na kasi silang magkakasama at kahit may baguhan pa sa kanila, ay mabilis nga itong nakakapag-adjust. At saka, mukha talaga kasing ready na ang lahat ng Creamline Cool Smashers players. Kahit meron sa kanilang umalis, ay talagang meron nag-i-step up sa kanila na isang players. Actually, hindi lang isang players, hindi lang si Bernadette Fons, kundi lahat ng Creamline players ay talagang nag-i-step up kapag lalo na nasa gipitan na ng laban at wala ang kanilang mga ate. At kita naman natin na lahat sila ay magagaling. At isa pa sa mga nakikita ko sa Creamline Cool Smashers players, maganda ang kanilang samahan at parang pamilya na. Isa talaga yan sa nagpapatatag sa kanila kung bakit sila palaging panalo. Yan ang kanilang sikreto, ang pagmamahal sa bawat mga manlalaro at walang pataasan ng ego.
At ang maganda pa nga, sa Creamline nakikinig sila kung ano ang instruction ni Coach Sherwin Meneses. Kung kaya napapagtagumpayan talaga nila kahit nga walang kanilang ibang mga magagaling naman lalaro. Dahil lahat naman kasi sila may angking kagalingan. At naniniwala sila sa isa't isa na mayroon talaga silang kakayahan. Kung kaya madalas silang manalo. At sa Creamline bawal na kasi manggot, team good vibes lang. Yan ang kanilang sekreto. At mukhang nangangamoy MVP si Bernadette Fons at magcha-champion ang Creamline ngayon conference. Sa tingin nyo, kayang-kaya ba ng Creamline? Siyempre kaya. Comment naman kayo sa baba. Thank you so much. God bless.